Magandang araw mga ka-quarantine. Welcome to Sharing My Ideas. At ngayon gusto kong i-share sa inyo kung paano gumawa ng improvised seedling box or nursery box using empty egg trays at saka dalawang klase ng water sprinkler using PET bottles at saka ng straw ng Starbucks or ng Black Scoop. Yan yung tamang sukat na nakita ko. Okay. Kailangan natin ng kandila, Fospro, cutter, karayom, pako or tornilyo, plies, panghawak sa pako, gunting. Okay? Ngayon, gusto kong ipakita muna sa inyo kung paano natin gagawin seedling box itong tray ng itlog. Okay, actually gusto ko sana ipakita sa inyong lahat kung paano ko pinutol to. Tinatid ko yung mga dulo. Okay, na-video ko na yan kanina. Nabutasan ko na rin yung iba. Nag-iba yung ilo ko. Hindi ako marunong magduktong ng video kaya inulit ko. Okay, anyway, mag-ready tayo ng kandila. Bakit ba mahalaga ang seedling box? Okay, kasi kapag ka nagtatanim ka ng mga buto, hindi yan dapat ma-expose sa araw. Actually, kung makakakita ka ng mga seedling tray talaga, mas mahaba rito, napakahaba, napakadami, pagkatapos nilang maglagay ng buto, ng seed, tinatakpan nila or inilalagay nila sa lilim sapagkat hindi dapat ma-expose. Ano? Dahil pag yan na-expose, tiyak maluluto yung napakamura niyang dahon kapag ka lumabas. Yung iba nilalagay nga malapit sa kusina nila o sa may lababo para malamig. So, yun din yung naisip natin na gayahin o imitate. In fact, tayo namang may mga indoor na halaman lang or sa mga balcony, hindi natin kailangan ng mga seedling tray na napakalalaki dahil usually tinatanim natin 4, 5, 6, 7. Siguro itong 12, marami na to eh. Okay? Katulad ng sinabi ko sa inyo, after na naputol natin yung pinaka-divider niya sa ibabaw, ang purpose niyan, para hindi masyadong kulob, mayroon pa rin magsisirculate na hangin kasi yung divider niyan, tagus yan hanggang dito sa ilalim. Dapat butasan, okay? Bakit? Para pag dilig mo, hindi naman malulunod yung lupa mo or hindi malulunod yung buto mo sa tubig. Dapat meron siyang lagusan ng tubig. Okay, habang ginagawa ko to, shout out nga pala sa mga taga Globaling, kay Mark Allen, kay Ryan at saka kay Dexter. Happy viewing nga pala kay Maring Marilu Vieja at Maring Ria Gatdula. Shout out din sa aking pamangkin, si Doreen Benaventura, si Claire Mejia, tsaka si Peter Nolasco ng PBCC. At palagi silang nanonood at tsaka yung aking yayamaning pinsan na si Lerida Jimenez. Okay, after na nabutas natin yan, ready na siyang lagyan ng lupa. Okay, pag nalagyan natin siya ng lupa, dapat pantay lang siya dyan. Ginagawa ng iba, kinokontian lang nila yung lupa o kaya yung garden soil, organic soil, o yung pinakamagandang ginagamit ngayon dyan yung soilless. So, wala siyang lupa. Ano? So, parang mga compost yan na pinaghahalo-halo. Tripot lang, tapos lalagyan mo ng buto sa ibabaw, tapos tatakpan mo na uli siya. Okay. Yung unang ginawa ko, binutasan ko pa lahat dito. Yan, lahat yan. Pero napansin ko, mas maganda kung mas enclose yung ibabaw para yung moisture niya, papawisan siya, babalik lang din sa kanya yung tubig, parang nadiligan din niya. So yung lupa, hindi masyadong matutuyo kasi nilagay ko siya sa medyo, hindi siya direct sa sunlight, pero exposed siya dito sa labas. Kaya nangyari, natuyo yung lupa eh. So, ngayon naman, ang ipapakita naman natin ay ang paggawa natin ng water sprinkler. So, ganito lang kasimple yan. Bubutasin lang natin yung ibabaw. Matanong ko kayo, na-experience nyo na ba na nagtanim kayo tapos nakalimutan nyo na tapos ibang tao yung nagtuloy ng pagtanim nyo? Pagdidilig pala, everyday dinidiligan niya. Tapos nung dumating yung time na nag-harvest na, di ba, nag-away kayo, sabi mo, kung hindi ko tinanim yan, di wala kang didiligan. So mas importante ang role ko. Ang sasabihin naman ng isa, hindi. Kung hindi ko diniligan, baliwala yung itinanim mo. So, ang tanong, sino ba ang mas malaki ang role na ginampanan? Yung nagtanim
o yung nagdilig? May naisip ba kayong sagot? Actually, hindi nyo na kailangang mag-isip kasi nasa Bible yan. So, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 7, minsan yung mga follower ni Apostol Pablo at saka follower ni Apollos nagtalo. Sabi nila kung sino daw ang mas malaking role na ginampanan sa buhay ng pagiging Christian nila. Sabi nila, siyempre si Apostol Pablo, siya yung unang-unang nag-evangelize sa atin, kaya tayo naligtas eh. Sabi naman ng iba, hindi ah, si Apollos. Bakit? Si Apollos ang nagdilig eh. Nung umalis na si Apostol Pablo, lumago tayo sa pagiging Kristiyano dahil kay Apollos. Pero ano ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 7? So then, neither who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. So ang sinasabi niya rito, ano? Yung role na nagtanim at saka yung role na nagdilig, parehas lang. Bakit? Bakit maging parehas? Kasi ang mahalaga, ang Diyos ang nagpatubo. So, ayan ang kasagutan sa tanong kanina, kung sino mas mahalaga, yung nagtanim o yung nagdilig. So, next time, kapag ka kayo nagtatanim, naging successful, kapag harvest kayo, lumaki yung mga halaman nyo, magpasalamat kayo sa Diyos kasi nalaman nyo na yung sagot ngayon, kahit pala magaling kang magtanim, may green thumb ka, at kahit naman magaling ka rin magdilig, maagap ka, kung hindi niloob ng Diyos na tumubo, baliwala rin. So, yun lang gusto ko i-share sa inyo sa araw na to. At least nakapag-share tayo ng Bible verse at naliwanagan pa, konektado sa ating pagtatanim. Ito yung susunod na ginagawa ko. Dinemo ko lang kung paano ko ginagawa. Ikinat ko ng yung dulo. Ginawa ko parang corona. Okay? Pagkatapos, bubutasin natin yan. Okay? Baka mapasok ako eh. Okay? Kinat ko yan na ganyan, binutas ko siya, kasi wala yung pako eh. Pagkabutas ko, habang mainit pa siya, itusok mo agad to. So pagkatusok mo, dahil sa mainit pa siya, nadideform yan. Nadideform, hahakab siyang mag-isa. Tapos hatake mong mabuti, ayan na. Naging ganito siya kahaba. Okay, ngayon ikakat mo lang siya na medyo maganda. Ano ba ang purpose nito? Mamaya ipapakita ko sa inyo ang purpose. Sharing my ideas ay magiging useless kung hindi ko ipapakita sa inyo kung magiging effective. So, ipakikita ko sa inyo yung naging outcome nitong ginawa natin. Okay, ito yung outcome niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Nung una, binutas ko pa yan, yung mga, pero wala, wag nyo nang gawin kasi para hindi mabilis matuyo ang lupa. Ang tanong, successful ba tayo sa paggawa ng seedling bed? Yes, successful. Yun ang maganda, bago ko siya i-share sa inyo, I want to make sure na talagang yung idea ko ay tama. Okay, ito, hindi ang ginamit ko kasi rito, ordinary lang na soil eh. Yung galing sa ilog na sinare ko sa inyo nakaraang video, yung soilless ko, late na dumating galing sa Shopee. So, hindi ko na siya inantay, kaya nagtanim ako ngayon. Effective kasi nag-germinate. O, tumubo siya within 5 days. Ngayon, yung iba, ika 7 days nag-germinate. Ngayon humabol naman katulad nito. Ngayon lang humabol o pang 9 days na. Pero ang mahalaga, effective yung project natin. Okay. Ano ang purpose ng maestro? Ito yung purpose ng maestro. Okay, nakita natin, 'di ba minsan magdidilig tayo. Ayaw naman natin na tamaan o mabulabog yung lupa. So, didiligan mo siya ng paganyan. So, ayan. Paisa-isa lang siya, hindi masisira yung halaman, hindi rin tatalsik yung lupa. So yun yung inisip natin, parang actually may nabibili rin ganito. So yun nga lang, inisip natin magkaroon tayo ng improvise para ma-recycle tayo kaysa itapon natin yung mga gamit natin, pwede pa naman palang pakinabangan. At next naman, yung sprinkler natin, yung lagadera. Ito. Yan. Okay. Effective din. So, nagkaroon tayo ng instant sprinkler. If you find my video educational as well as enlightening, please like, share, and subscribe to my video, sharing my ideas. Thank you. Hanggang sa susunod natin, tiyak mas ma-excite kayo sa susunod ko sa inyong isi-share.